At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito si Lola Sela sa kanyang pangalawang kabanata ng kanyang kwento na pinamagatang Manika, dito sa ating dulang mga kwento ni Lola Sela. Napakabalditang bata si Gwen, at lahat ng gusto niya dapat masunod, at masama ang kanyang ugali. Lagi niyang tinatawag na taga ang kanyang yaya kung mayroon siyang pinapagawa. Kung magsalita ay walang galan. Tinawag din niya na magdadakaw ang anak ng yaya niya. Isang araw, may nakita siyang pulubi na naghalongkat ng basura sa basurahan. At tinawag niyang pangit at babaho. Ah! Sino kaya itong matandang pulubi? Teka nga. Hoy! Umalis ka nga dyan sa harap ng bahay namin! Ang dumi-dumi mo at ang baho mo! Alis! Ano ka ba? Alis! Ano, bingi ka ba? Bakit di mo ako naririnig? Alis! Mabaho, pangit! Sige, pag di ka umalis, tatawag ako ng pulis. Papahuli kita, pangit na matanda. Sige na! Ang pangit-pangit mo at ang baho-baho mo pa. Pwe! Umalis ka na! Oh, anong tinitingin-tingin mo dyan? Alis sabi! Ang kapal na mukha nitong pulubi nito. Alis! Ano? Tumatayo tayo pa dyan, hay? Ha? Alis sabi. Wala kang awa. Wala kang galang. Balang araw, magsisisi ka. Alisin niyang kamay mo. Ang pangit-pangit mo. Ang baho-baho pa. Ang dumi-dumi mo. Babaho. Umalis ka na. Alis! Bilisan mo, dali! Huwag ka dito sa harapan ko! Alis na! Ang dumi-dumi pa eh! Ang dami-dami pang sinasabi! Ang baho-baho! Ang pangit pa! Mawawala sa'yo ang lahat dahil sa mga ginagawa mo yan. Ang sama-sama ng pag-uugali mo. Pagbabayaran mo yan! Oo, pagbabayaran mo ang lahat! Sila sa akin. Nakakatakot ang panaginip ko. Sisipain ko mga laruang ito. Ah!
itapon mo nga ang mga laruan na ito. Ayoko namang yan. Bisit. Pag nakikita ko ang mga yan. Ha? Pinapatapon mo sa akin? Itapon mo yan! Ayoko na sa mga yan eh. Ikaw ha? Pabili ka ng pabili ng laruan. Tapos itapatapon mo lang sa akin. Sayang ang pera. Alam mo, ayan ka na naman, pagkalamera. Pag sinabi ko na itapon mo, pagkalamera ko talaga. At isa pa, wala kang pakialam. Kahit anong gusto kong gawin sa mga gamit ko, kaya itapon mo na yan. Makikialam kasi, dal-dal ka talaga, pakialameran katulong. Ah, alam ko na. Kung gusto mo, itatago ko dun sa bodega. O pag gusto mong paglaruan ulit, o di hanapin mo lang sa akin, at least... Itapon mo! Di ba yung sinabi ko sa'yo, itapon mo yan, tanga! Oo, di naman kailangan na magalit ka sa akin eh. At sumigaw ka ng ganyan, tawagin mo akong tanga. Ang kulit mo kasi! Sinabi ng itapon, itapon! Dami mong sinabi, bisit! Tanga-tanga talaga! Mali talaga yung ugali mo. Sige, darating ng araw, magsisisi kang bata ka. Wala kang galang kahit sa nakakatanda sa'yo. Hindi ka magbabago. Sige, sige lang. Gawin mo lang ang gusto mo. Malapit na ang araw na ikaw ay mawawala. Oo, malapit na. Itapon ko na yung ayaw kong mga laruan ko. Yung mga pangit na laruan. Eto. Pulutin ko nga ito. Ayaw na naman yung pulubin na matanda. Teka nga. At mapagsabihin ulit yung mabaho at napakaduhing matanda dito. Saka dito pa naghalongkat ng basura. Bisit na matanda yan. Teka nga. At lalabas ako. Ayun siya. Dahan-dahan akong lalapit sa pulupin na yan. Hoy! Matanda na mabaho! Bakit nandito ka naman? Di ba sabi ko sa'yo, huwag ka nang babalik dito? Bakit nandito ka? Ang baho-baho mo eh. Ang dumi-dumi. Pangit! Umalis ka dito! Umalis ka! Paano ka nakapasok dito sa subdivision? Umalis ka na! Alis! Hoy! Umalis ka na sabi ko ha? Talagang di ka alis. Teka. Kukuha ko ng bato para ibato ko sa iyo. Alis! Di ka talaga alis, ha? Ito nga! Buti nga sa iyo. Sige, alis ka na! Umalis ka na! Then nandidiri ako sa iyo. Alis! Alis! Ang babaw mo! Huwag ka nang magpapakita! Kundi, di lang ganyan ang matitigman mo. Pag bumalik ka pa dito, ang babaw mo! Ang sama-sama talaga ng ugali mo. Ang sama-sama ng ugali mo.
marunong kumatok? Basta-basta ka na lang pumapasok, visit ka. Pasensya ka na. Nang-iisturbo ka ba? Hindi ako nang-iisturbo. Pauwi na kasi ako sa amin. Pero ang sabi ng mami mo, tignan muna kita dito sa kwarto mo. Baka kasi may kailangan ka. At i-check ko kung nagawa mo na yung homework mo. Hindi pa. Hindi ko pa nagawa. At isa pa, wala kang pakialam. Dahil katulong ko lang dito. Sinasahuran ka lang at di ikaw ang magulang ko. Visit. Umalis ka na! Di kita kailangan! Umalis ka na! Nabibisit lang ako sa mukha mo. Alis na, pakialamera! Sige, alis na ako. Pero bago ko aalis, tignan ko muna yung bintana, ha? Oo, alis ka na! Dali! Teka, parang may tao at isang matanda. Ha? Paano ka nakapasok? Bakit ka nakapasok dito? Malapit na ang iyong pagsisisi. Malapit na. Umalis ka, alis! Umalis ka na sa harapan ko, alis! Mami, mami, daddy! Bilisan niyo, mami, daddy! Ha? Gwen, anong nangyayari sa'yo? Bakit ka sumisigaw? Mami, may nakita ko doon. Saan? Ano yun? Diyan po, mami. May nakita akong tao. Anak, wala namang tao rito, ha? Talaga pong may nakita akong tao. Maniwala kayo sa akin. Wala, anak. Walang tao. Meron talaga, Dad. Kinausap pa nga niya ako, eh. Anak, paano magkakaroon ng tao dito? Bintana ito at isa pa. Wala namang apakan dito, eh. Paano magkakaroon ng tao rito? Nakita ko po siya. Ano po siya? Matandang babae, mami. Tapos ano po? Mukha po siyang pulubi. At nakakatakot po siya. Anak, baka na nananaginip ka lang. At kung ano-ano ang nakikita mo. Nako, nakaidlip ka na siguro. Mami, di ako nananaginip. Talagang nakita ko yun. Diba, Yaya? Nung pumasok ka dito, gising pa ako kasi nagpaalam ka. Di ko talaga nakita. Di mo talaga ba nakita yun? Oo. Gising pa po siya nang pumasok ako dito. Pero baka nagluloko lang. Di ako nagluloko, ha? Talagang nakita ko. Pinagsasabi mo pa. Ha? Ano yan? Tama na yan, anak. Isasara ko na itong bintana, ha? Para hindi ka na matakot. Nakita ko talaga. Bakit di kayo maniwala sa akin? Bakit? Maniwala kayo sa akin. Talagang nakita ko, eh. Kasi tama na yan. Dugo ka na. Sinara ko na yung bintana. Wala ka na makikita. Wala na. Walang tao na pupunta dyan, ha? Kaya matulog ka na. Baka kulang ka lang sa tulog. Kaya magpahinga ka na. Narinig mong sinabi ng daddy mo. Matulog ka na. Pero, mami, daddy, maniwala kayo sa akin. Talagang nakita ko. Kaya nga, sinarado ko na yung bintana para wala ka lang makita, okay? Kaya tulog ka na. Good night, anak. At uuwi na rin si Ami, ha? Pray ka muna bago ka matulog, ha? Bakit ba ni di sila naniniwala sa akin? Nakakainis. Talagang may nakita akong pangit na matanda na nakaputi ng damit. Nakakainis talaga. Pag nakita ko yun, babatuin ko kung sino man yun. Tingnan ko lang. Pisit. Nasira ang gabi ko. Yung di ka talagang paniwalaan. Talagang nakakainis.
Makatulog na nga. Yaya, asan ang katerno nito? Bakit wala? Asan? Yaya! Ano pa? Bingi ka ba? May sinasabi ako eh. Ha? Pasensya ka na, Gwen. Hindi kita napansin eh. Asan ang katerno nito? Asan na yung para sa dal ko? Asan na? Bakit wala? Ay, hindi ko pa kasi tapos. Kasi, inuna ko pa yung isang kaparis niyan. Yung sa pantulog mo... Tsaka yung isang kaparis niyan, yung parang may ruffles, yung katiro nung isa. Ayoko nun! Ang gusto ko ito, itong damit na ito. Asan ang katiro nito? Para sa manyika ko. Asan? Gwen, wala pa nga eh. Alam mo, nakakainis ka na talaga. Wala kang silbi. Ariko. Ano? Uunahin mo pa yan? Ha? Uunahin mo pa yan? May ginagawa pa ako. Uunahin ko muna yung lulutuin. Diba sabi ko, gawin mo yung terno ng damit ko? Tanga! Unahin mo! Unahin mo yung terno ng damit ko. Dali! Ang kubad mo, gawin mo na. Pwisit talaga. Ano yung nasa bintana? Hindi! Hindi! Ami! Ami! Tulungan mo ako! Ami! May nasa bintana! Tulungan mo ako! Yaya! Tignan ko. Oh, wala naman. Wala namang tao. Diyan! Diyan ko nakita! Diyan oh! Gwen, walang tao. Wala talaga. Nakita ko siya diyan. Di ako namamalik mata. May tao talaga. Wala nga. Wala akong nakitang tao. Gwen naman, kung ano-anong sinasabi mong nakikita mo. Ayun na naman, Yaya, nasa likuran mo! Yaya! Ay! Aba, nagtatakbo siya. Parang nakakita talaga ng kung ano. Takot na takot yung bata. Sino kaya yun? Sino? Gwen, nakain na. Gwen, papasok na ako ha.
Gwen, oh, nakapasok na ako dito sa kwarto mo. Di mo ba ako naririnig? Gwen, pwede ba? Huwag mo na akong pagtaguan. Lalamig ang pagkain. Gwen, asan ka ba? Sabi ko na sa'yo, huwag mo akong pagtaguan. Gwen, asan ka? Kakain na! Mami, Yaya! Lalamig na ang pagkain! Andito lang ako nakahiga. Ay, yung bata niyo. Andito ako. Uy, Gwen? Ano ba? Di mo ba ako nakikilala? Gwen! Yaya! Kain na! Huwag kang umalis! Yaya! Gwen! Tulungan mo ako! Yaya! Gwen! Nasaan ka? Ano kaya ang nangyari kay Gwen? Magiliw naming tagapakinig, abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Manika, dito sa ating dulang mga kwento ni Lola Sela. Mga nagbigay buhay sa ating dula, Myra Abrihal Narnula, Susan Malignum, Ami Diaz, Oscar Ora, Robert D. Guzman, Jun Cabato, Eva Alcoreza. Technical supervision at musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog, Robert D. Guzman. Sa panulat at direksyon, Amos Iglesias. Mga kwento ni Lola Sela. Inihahandog ng IFRI Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bumbo Radyo, Philippines.